Alam mo, pagka natatakot tayo sa karma. Naniniwala tayo na mas mabuti gumawa ng buti kaysa masama. Morning, sir! Tara, at samahan niyo muna ako sa aking biyahe. Galing pa nga pala ako ng Bulacan. Madaling araw pa lang ay lumuwas na ako. Oo, Bulacan niyo talaga ako at sa Manila ang biyahe ko. Wala namang kasing Grab sa Bulacan, kaya kailangan pang lumuwas na Manila para makakuha ng pasahero. Madaling araw pa lang talaga ay gumigising na ako para bumiyahe. Nagahapit kasi. Lalo na ngayon, talagang doble kayod tayo. Simula kasi na mahak ang Facebook account ko, sobrang naapektuhan ako. Kapatong-patong tuloy yung mga obligasyon natin na dapat bayaran. Pero di bale, may mas maganda naman sigurong kapalit yun. Bakit kaya may mga taong gano'n, no? Na nabubuhay sa paggawa ng masama. Yung mga taong ayaw lumaban ng patas. Yung nasisigmura na ipakain sa pamilya nila yung mga bagay na pinaghirapan ng iba. Hindi sila natatakot sa karma. Di bale, si God nang bahala sa kanila. Lahat naman ng ginagawa natin ay may kabayaran. Mabuti man yan o masama. Hindi man ngayon, pero darating din yung araw na yon. So bale, ito na nga pala ating unang pasahero para sa araw na ito. Senior na nga pala si Sir, pero sa kanyang tindig at forma, aba, baka isipin mong nasa 40 lang siya. Wow! Malan, okay ka ha? Ako yung sir, amin po kasi ako may Tourette syndrome. Uh-huh. Ito po sa may placard po ako dito, sir. Uh-huh. Ayan po, may mga involuntary movement po ako, pero wag po kayo magala, sir, ha? Sit na sit man po kayo. Hindi, nakalala rin kita. Okay lang. Sa tindig, pormahan at pananalita ni sir, ay mahalta mo talagang isa siyang professional na tao. Maging sa pakikipag-usap, ay mahalta mo sa kanyang marunong siyang makibagay sa tao. Kailan ka na na-diagnose pa tayo? Sir, bata pa lang po ako naman ng ganitong kondisyon, sir. As 6 years old pa lang po ako. First time ako nakakilala ng taong may Tourette's. Mm. Of course, nakikita mo sa TV. Bihira kasi sir yung ganitong kondisyon, kaya yung iba hindi sila aware sa sa ganito na may Tourette's din. Eh, buti, mas ganyan pa lang, naka-adjust ka na. Sabagay, bata ka pa naman. Kailangan sir talaga tawag doon. Mag-adjust. Oo, kailangan mo na iharapin yung yung pero, matayo mo sa buhay eh. Pero ano, kapag nagtatrabaho ka pa. Kailangan sir eh. Hindi ko maasa ba? Oo po sir, mahirap yung umasa sa ibang tao. Correct. Mas maganda yung nasisigaw sa sarili mo. Bilibak sir. Salamat sir. Masarap din kakwentuhan si sir. Di man siya masyadong aware sa kondisyon na meron ako, pero di maradaman sa kanya yung takot at pangamba habang sakay ko. At yung mga binibitiwan niyang salita, mas parang pinapalakas pa niya yung loob ko. Mararamdaman mo sa kanya na mabuting tao talaga siya. Ang sarap talaga makatagpo ng ganitong klaseng tao. Yung di man kayo personal na magkakilala, pero mararamdaman nyo yung kagaanan ng loob sa bawat isa. Sabihin, 59 kayo ngayon, sir? 64. Hindi halata sa inyo, sir, na 64 kayo, ah? Ano na kamo? Hindi halata sa inyo, sir? Kasi ano kayo, yung katawan niyo makisig eh, no? Nag-exercise din ako. Oo, ano katawan niyo eh, matagdan yung maliksi. Tsaka yung tindig niyo, sir. Siguro nung binata kayo, maskulado kayo, sir, no? Mas malaki pa ako dito. Oo, mga asa tsura niyo naman, sir, eh. Medyo, pag tumatanda ka, hindi mo na dapat ipawalang bahala yung pagbuhat na mabigat. Oo, po nga lang. Kasi ang buto natin, hindi naman tumitibay. Oo, siyempre, pantay. Hindi naman tayo pabatay yung ating mga buto eh. Kailangan din alagaan din talaga sa pagkain, no? Pero dumis pa rin talaga yung lahi kang masaya. Kasi para nasa mga 50 lang kayo, sir, eh. Salamat. Makisig ang katawan nyo, sir, eh. Siguro nung binata kayo, marami kayong chicks, no? Pinipigilan pero hindi pa rin mapigilan. Siguro abulin kayo ng mga chicks nung araw, sir, eh. Nasa tsura nyo naman eh. Alam mo, pagka natatakot tayo sa karma. Ang isang bisyo hindi na wala sa akin, mag-exercise. Yun ang pinaka-the best, sir. Yun ang pinaka-magandang bisyo, sir, exercise. Yung alaga ng ating kalusugan, no? Kesa yung mag-bisyo ka ng masamang bisyo. Hindi kasi nakikita ko eh. Na-disappoint nga ako kasi may mga barkada ako, may mga diabetes, tapos ang tataba. Sabi ko sa sarili ko, hindi ba kayo makinig sa akin? Nakikita nyo naman kung ano epekto mabuti dito. Oo po, sir. Sabi ko. Parang na influensya ko sa kanila. Aha. Mas ano pa sila, mas gusto pa nila yung parang ano pa, inisip pa nila yung parang bahala na, gano'n. Okay, mo, gawin mo ito, yun ang hindi gagawin. Oo. Kaya nga sinasabi siya, sige, kumain ka pa. Pero kumain mo talaga yung kalusugan mo, sir, no? Kailangan, pinaka number one, sir, talaga, disiplina, no? Ayun. Kailangan may disiplina ka talaga. Ang disiplina, mahirap ano yan eh, ipasok sa... Sarili. Sarili. Oo. Kailangan talaga yan, ano yan, voluntary yan eh. Parang ano yan eh, parang faith ng tao sa simbahan. Oo, tama sir, tama.
Parang eh, ikaw, isa, dapat isa puso, yeah. Oh, yun, sa puso mo. Sir, yun daw dapat yung discipline sa puso. Di sinasabi na, sir. Parang maraming sasabi na, hindi, pala simba ko, banal ako, pero sinasabi lang naman nila, di ba? Putang ang putang simba, tapos hindi mo naman sinasa puso. Oo po, masabi lang kayo nagsisimba. Hindi ko naman sinasabi na pang ano, no, na ako'y nagbabasa ng Biblia, hindi naman. No. Medyo naniniwala tayo na mas mabuti gumawa ng buti kaysa masama. Tama yun, sir. Mas maganda yung gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Kasi maraming ganun, sir, eh. Maraming nagbubuta na ng simbahan para masabi sila pala simba. Pero pag dapat sa simbahan, iba na yung ugali nila. Meron nga dyan, eh. Hindi nga nagsisimba, pero napakabait na tao. No, meron ganun, sir. Meron, di ba? Maraming ganun, sir. At marami din naman ang pala simba. Na maraming sinasabi na ganun-ganun. Pero totoo yan. Tingnan niyo naman ugali naman nila, sir, di ba? Maraming ganun. Tinatawag na puro forma. Oo, di ba? Na masabi lang sila yung mga banal. Banal ko. Tinatawag ng mga banal na aso, sir, no? Sabi nila. Mabuti ang ginagawa mo kaysa mga nasasama. Mas maganda na. Oo, oo. Tsaka siyempre, di ba, habang nandito tayo, sir, di ba? Kumakain ka man ng maganda sa paligid mo. Tsaka ano yun, apektado rin ang pamilya mo, sir. Tama, sir. Hindi mo lang iniisip yung sarili. Kasi kung ano yung nakakita sa'yo ng tao, hindi na makikita nila sa pamilya mo. Tama. Di ba? Kung nakita na ikikim masamang tao, ang tingin na sa ano mo, parang ayun yung pamilya na, masamang pamilya yung mga yun. Di ba? Parang apektado lahat. Kasi ikaw yung sentro ng pamilya. Kung yung pagkatao mo, hindi yung larawan ng pamilya mo, di ba? So, kita mo sa opisina, ang aking pinamumunuan ay mga 60 katao. Mm-hmm. Hindi naman lahat siya mabibigyan mo ng attention, pero ginagawa mo nga mga kaya mo. Mga ginagawa niyo, parang ibibigay niyo yung karapatan nila, no? Tama, dapat lang. Oo. Sila naman una ko iniisip kaya sa trabaho. Yun, the best, sir, no? Bagay, mahal mo yung trabaho mo, mahal mo yung mga empleyado mo, di ba? Medyo may kakulungan ng main office, sulat ako agad, tawa. Kasi, ang taong hindi maligaya sa trabaho, no, hindi maganda resulta ng trabaho. Oh, tama yun, sir. Kasi, siyempre, ikaw bilang isang nagtrabaho ka rin naman, sir. Hindi ka masaya, sir, pag hindi ka kontento sa trabaho mo, di ba? Kasi naman, eh. Kesa sa task ka, kesa sa sopa. Hindi ka maligaya. Ikaw, maligaya ka nagmamaneho, di ba? Kaya dapat ano, kumbaga kung maligaya, kailangan maligaya din sa paligid mo, sir, no? Exacto. Para ano, good vibes lahat. Good, tama. Pag ikaw lang maligaya, makasama mo naman eh, hindi maligaya. Di ba, parang ang hirap naman at ma-atim, sir, na ikaw lang masaya, yung makasama mo, hindi masaya. Yeah. Medyo kailangan isipin mo rin sila. Maganda ang ating kwentuhan, sir. Magugulat yung, magugulat yung mga staff ko at maaga ko. Apo. Pero totoo, ano kasi ako, sir, isa ako kasi content creator, usually yung vlogger, sir. Nagbamagawa ako ng mga... Ano tawag yun? Content creator? Apo, sir. Anong, kahit anong topic ka? Nagsishare ka rin about Tourette Soso? Apo, ganun. Tsaka yung mga encounter ko, sir, mga pasero, ganyan. Kaya, sir, nga, sir, yung gustong pagpaalam sa inyo kung okay lang sa inyo yung ating rights ay i-share ko din sa social media, no? Yun, okay lang. Ako, okay lang mo, sir? Let's fix yung camera ko, sir. How do I find you? Sa ano po? Sa YouTube or Facebook po. Ano Marlon Tourette Vlog po. Ito po yung aking... May card ka? Ayan po yung aking sticker. Ayan po yung ano. Ano na picture? Hindi, yun na po yan, sir. Ito? Ako. Maganda. Tsaka, for awareness din po. Maganda yung inaan mo. Yung experience mo mismo kasi. Hindi yung invento. Pwede na dito para hindi ka na mahipit. Sir, maraming salamat po sa sa ating pagandang rides. Saludo ko, sir, Padre. Maraming salamat po, sir. Thank you po. Salamat po. Ingatin po kayo, sir. Ingat, Padre. Thank you po. Salamat po. Ingatin po kayo, sir. Ingat, Padre. Thank you po. Kamayan ako mag-rate, ha? Okay lang po, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you po. Siyempre, maraming salamat din sa iyo sa ilang minutong nilaan mo sa panonood ng aking mga video. So paano? Kita-kits ulit tayo sa next video. Salamat sa suporta. Ingat ka.